Napasok lang po na balita na nag-withdraw na rin si Sara Duterte sa kanyang kandidatura bilang mayor ng Davao ngayong araw. Matatandaan kani-kanina lamang na nag-withdraw din ang kanyang kandidatura si Baste Duterte bilang vice mayor ng Davao. Ayon sa pahayag na ito ni Sara na ang papalit sa kanya sa pagka-mayor ay ang kanyang nakakabatang kapatid na si Baste. Trending naman agad gayon ang post ni Inday Sara sa kanyang Facebook page na wala na muna siyang babanggiting susunod na gagawin ng kanilang kampo. Maraming netizens ngayon ang nagkakagulo at masaya sa development ng mga hakbang ng Duterte ang inaabangan tambalang Marcos Duterte. Narito ang post ni Sara Duterte sa kanyang Facebook page ngayon lamang. Nainulan agad ng komento mula sa mga netizens at mga DDS. Ngayong hapon wini-withdraw ko ang akong kandidatura sa pagka-mayor ng Davao City. Si VM Baste ang papalit sa akin. Si Attorney Mel Kerquitain ang nominado namin sa pagka-vice alcalde. Ito lamang po muna. Maraming salamat po. Ayon sa mga netizens. Daghang salamat Mayora, sure na for 12 years magiging maliwanag ang kalagayan ng Pilipinas. Sana po matupad pangarap namin na magtambal po kayo ni BBM Mayor Sara. Mas malakas po siguro kung kayong dalawa magkatambal. Opinyon ko lang po yun, kayo pa rin masusunod. A big fan of Duterte administration here. Kapuso mga kato si Mayor Inday Sara Duterte, no? Bagway lang man siya migawas dinhi sa Comelec sulod sa Magsaysay Park sa Davao City. Atong kung ano bayan kung unsay ang tuyo sa pag-anhi karon sa Comelec. Kaganyang buntag, niyabot dinhi si Davao City Vice Mayor Sebastian Duterte. Aron sa pag-mayor na withdraw siyang kandidatura pagka vice mayor, kinsa gihulipan usab ni substitute usab pagka vice mayor sa Davao City si First District Councilor Melcher Kitain. So karon nasulay na to sa pagiging nabi. Oh, alright, right. Yun. No comment daw si Mayor Inday Sara Duterte kung unsa ang iyahang tuyo sa sulod sa Comelec karon lamang hapon dinhi sa Magsaysay Park. Makapuso, tanaan po nato ang sitwasyon karon dinhi sulod mismo sa Comelec, no? Sa nataran sa Comelec, ingon ani kadaghan ang mga tao nga didag sa human nga nabalitaan ka ganyang buntag ang pag-withdraw ni Vice Mayor Sebastian Duterte. Uni ang ilahang giatngan manggod kung unsa gayod ang mahitabo. Sulod pa din kisa pa to. Pwede maano. Bye, sir. Official statement sa about sa tuyo ni Mayor Inday today. Sir, kinsa pwede mo mapangoy? Kinsa pwede? No authorized, wala pong authorized. So far wala po. Okay, sige po. Thank you, sir. Thank you. Kaila ka? Para may inform lang po na ito. Okay. Attorney Galas. Si Attorney Galas. Usa sa mga abogado nga naagi. Davao City para sa susunod na halalan ngayon 2022. Ayon sa isang reliable source, pinag-backout ni Mayor Inday Sara Duterte ang kanyang nababatang kapatid na siyang tatakbo na ngayon bilang mayor ng Davao City. At ang kanyang katandem ay walang iba kundi ang kanyang ama na si Pangulong Duterte. Ito raw ay tila pagbibigay di umano na tanging daan kay Mayor Sara Duterte na siyang di umano nababalitaan na tuloy ang pagtakbo bilang pangalawang pangulo na siyang magiging katandem ng presidential aspirant na si Bongbong Marcos. Sa utos ng kanyang nakakatandang kapatid na si Mayor Sara Duterte ay opisyal nang mag-withdraw sa pagka-vice mayor ng Davao City. Ang presidential son at bunso ni Pangulong Duterte na si Baste Sebastian Duterte.
Matapos kumalat ang balita sa social media kung saan sa mismong munisipyo ng Davao City ay nagtungo ang vice mayor ng nasabing lugar tila hindi na nga raw alam ng oposisyon ang kanilang gagawin sa mga laro ng pamilyang Duterte sa politika na siyang kahit man raw ay hindi nalalaman ng oposisyon kung ano ang susunod na hakbang ng kasalukuyang gobyerno. Maraming netizens ang nabigla sa nasabing balita kung saan nilabas ng Mindanao News ang opisyal na pag-withdraw ni Baste sa kanyang vice presidential bid. Kumalat ang nasabing larawan na ito sa social media kung saan nagkaroon ng positibong komento. Ayon sa official Facebook post ng Mindanao Times, Sebastian Baste Duterte withdraws from vice mayoralty race per Mayor Sara Duterte's instructions. Matapos ang kumpirmadong balitang ito ay mas nag-imbol pa ang maraming netizens matapos mapag-alaman na ayon mismo sa isang reliable source kaya nag-back out si Baste sa pagka- We will know it with Sara position run. Would it be Tandem of presidential aspirant Bongbong Marcos?